Na check your appearance, kung may gasgas, may dent, pwedeng i-reject. Then okay. Regarding na sa unit, once nagagamitin, yung pinaka styrofoam na pinaka pinapatungan niya sa ilalim, kailangan naalisin 'yon. For traveling purposes, cost lang 'yon para hindi umalog yung drum. Okay. So pagka naalis na 'yon, may pinaka rat guard or rat protector, 'yun yung i-slide sa pinaka likod, ilalim. Para ma-cover niya yung pinaka inalisan ng yung pinaka styro. So once okay. na maglalagay na tayo ng drain hose sa likod. Nakahiwalay kasi yun, sir. So, itatap natin yun sa pinakailalim, yung may nakalawit na tubo. Then yung pinakagripo, connect sa faucet. Okay. Then okay na. Then once na mag-set ka na ng program, iloload na natin yung damit. Sabay-sabay na to. Damit, downy. Minsan po, nakalagay yan sa gilid, kabilaan. So kung nakaganyan, ikutin nyo na lang po. So ganyan. Downy. At, downy or sabihin natin sa opener. Dito yung naman sabon. Po yung sabon, liquid or powder. Kung liquid, pwede nyo nang i-direct. For powder, dito talaga. Okay. Para hindi po nagiging buo-buo. Ano yung design na ito? Wobble technology po yan, sir. Yan yung pinaka less tangle or yung hindi magbubuhol-buhol yung damit. Okay. Kusang umaano yan, sir, umiikot siya para yung damit is hindi nagpupulupot. Yung nasa ilalim, nasa iba. Yes, nag-aano siya, sabihin natin umaakit, bumababa, na nagle-left and right. Ayun din filter niya. So, lint filter po, ito, every time na matapos or kung maglalaba ka, i-check mo, baka may yung unang paglalaba, hindi mo naalis. Dito kasi nasasala yung mga dumi. So, yung mga himulmol na umahalo sa damit, siya yung naglilinis or nagsiseparate po. So, pagka running water lang, then next, ibalik mo ulit kapag okay na. Then, back to program na tayo. Pag nailagay nyo na po yung mga kailangan sabon, damit, downy, close na natin yung pinakapinto. Then, first is power on. Sa power on po, makikita natin, naka-default kay Fuzzy. Ito yung program na gagawin niya. Wash, rinse, spin. Sa Fuzzy, dyan nilalagay yung mga t-shirt or regular na mga damit. So, standard niya yan. So, kung mga t-shirt yung lalabahan mo, either decolor man yan, basta t-shirt, dito po yung program na yun. No need ng pindutin kasi naka-default na yan. I-start mo na lang. Pag-start mo, ang mangyayari ganyan. Mabiblink si wash, indicator na nasa wash program na siya. Stable lang yung dalawa kasi ito pa lang, nandito pa lang siya. Nag-calibrate po ng time, then si water level, then ganon. Kasi depende yan sa dami ng nasensyang damit. For example, yan, standard niya is 42 minutes sa Fuzzy. Then yung pinaka-water level niya, dahil wala siyang lamang damit, naka-default lang siya sa 1, meaning wala siyang na-sense na damit. So, kung, yun yung damit, mag-a-adjust siya. Mag-a-adjust yan. So, hindi mo na kailangan pong baguhin or dagdagan kasi siya na bahala po doon. Okay. Then, back tayo sa pinaka-program. For example, hindi naman t-shirt yung lalaban mo. Dito na tayo mag-press ng ibang category. For example, ulit, power on. So, makikita natin ulit naka-standard ulit kay Fuzzy kung t-shirt. Pero for example, ibang naman po, like blanket, yung malalaking kumot, tuwalya. So press natin yan. So yan po, makikita nyo po, nag-iba po yung water level, may naka-default siya. Pero ganun pa rin, pwedeng magbawas o pwedeng nagdagdag yan. Yan, ibang kategory naman tayo. Jeans para sa mga maong or yung mga shorts, mga solid shorts. So yun po, delicates. Mga maninipis, mga damit ng bata, or yung mga, sabihin natin, mga maliliit na size ng damit. Then, quick wash, ito yung mga damit na hindi ganun karami at hindi ganun karumi. Bakit hindi ganun? Kasi, pag example, yung quick na yan, mabilisan, kung sobrang dumi or sobrang dami, baka hindi niya malinis ng maayos. So, yung mga saglit lang sinuot at mga konti lang. Hindi nag-reflect yung relo, yung oras. Apo, sir, well, merong nagre-reflect, merong hindi. Kasi dito, sir, lang talaga, halos na sa, ayan, for example, i-start ko yan, sir. Doon lalabas? Lalabas siya pagka nakasense na siya ng sir. Ng damit. Okay. Ganun lang po. Doon mo malalaman kung ilang minuto siya? Yes po, sir. Doon po siya. Then, ito, EcoTab Clean po, hindi to kasama sa paglalaba ng damit, ha. Ang purpose nito is self-maintenance ng drum. Once a month, or sabihin natin, every 27 cycle, dapat gumagamit ka nito. Para malinis niya yung pinakasulok-sulok o yung mga hindi na drain or hindi na nahimulmol or yung mga sabon. Kasi pwedeng mag-cause, kapag hindi mo siya ginagamitan ng EcoTab Clean, pwedeng magkaroon ng itim-itim yung drum. Yun po. So, yan, naka-maximum water level. Then ito, 93 minutes. Napatingin ba yung mga virus?
Depende sir eh. Kasi minsan, kung ano talaga, yung virus kasi kung tubig lang naman to, hindi talaga halos maaalis. Halimba na lang, pwede, ang sabi sa amin sir, lagyan mo baking soda, nakakalis ng stain yon yung mga itim-itim sa metal. Ah, okay. Para pag nag-tubbing siya. Yung virus kasi sir, kayang patayin yun ng mga hot water. Sa mga front load, kaya talaga yun. Ito, yung panglinis lang ng tubbing. Panglinis lang po ng, ano, okay. Ng pinaka-drum niya. Panglinis okay. Ng ano. Then yan, ito yung pinaka automatic program sir, yun yung una kong tinuro. Then dito sa part na to, ito yung manual program. Ibig sabihin, kung gusto mong mag-wash, mag-rinse, mag-spin, pwede po siya. Dito kasi ano eh, dire-diretso. Yung pag one touch mo lang start, sasampay mo na lang after niyang matapos. Okay. Opo, automatic program 'yan. For example sir, ang lalaban niyo po sir is damit pero wash lang. Pipress, pupunta tayo dito sa part na to. Ipipress natin si wash. Mapapansin mo mawawala yung dalawang ano na to, dalawang naka-highlights na yan, may iwan si wash. Yan siya. Laba lang. Laba lang to kasi yan nga po, yan lang yung naka-activate. So ipipress natin siya, kung anong naka-select dyan, yun yung gagawin niya once na in-start nyo. So may maximum yan, 30. So optional nyo na lang kung ano yung isi-select mo. So kung in-start mo, kung 10 minutes dyan, mag-wash lang siya within 10 minutes. Yung 10 minutes na yun, hindi yun kasama sa maglo-load siya ng tubig. So kapag nag-start siya ng 10 minutes, dun yun kapag na-load niya na yung tubig, sir. Kapag na ano niya na. Kasi yung paglagay ng, paglagay ng tubig, hindi kasama yun, hindi binibilang sa 10 minutes yan. So yun sir, then additional ko na lang din, kung gusto mo rin dito kasi pwede kang mag-set ng automatic pero manual. Ibig sabihin, ikaw yung magdi-dictate. For example, yan, sinet mo dyan 10 minutes. Sa rinse, pag pinindot mo to, iilaw din yan, kasabay niya. Kung anong nilagay mo, 1, 2, 3 hanggang 5, number of rinse yan, hindi yan minutes po. So for example, tatlong banlaw, ito kasing regular na banlaw na ginagawa ng mga Pilipinong naglalabay. So tatlong banlaw, isa, sa spin naman po, maximum of 9. So minutes. Kung ano po, gusto mo mag-maximum, mas maganda yung dryness kasi yun. Pag in-start mo yan, konti or madami, yun yung gagawin niya, maliban sa water level. Okay. So ito yung pinaka-sinelect mo, yun yung gagawin niya. So yun yung manual automatic program. Then next, po, turo ko lang din po sa'yo, tulad nung kanina, yung manual wash, meron din kasing manual rinse and manual spin. Ito yung madalas na ginagamit sa mga manual, yung wash lang at saka spin. Ganito lang siya. Opo. For example, nilaban mo na, binanlawan mo na, dito mo lang siya gawing spinner or gawing dryer. Power on ka lang din, then diretso ka lang dito sa spin. Power on, recta spin ka na po. So okay. Yan, may naka-default yan. Hanggang 9 minutes. Hanggang 9 minutes. Okay. Then merong air turbo sir, pwede niya pa po yung pantaasin. Pwede mo dagdagan 29 minutes? 15 or 30. Yung 29 minutes na yan sir, may delay pa kasi yan, may stop kasi yan sir. So 30 minutes. So yan optional po. 44 siya, 44 minutes. Pag in-start mo yan, sir, hindi yan magiging 44. Baka ano, di ibig sabihin noon. Ano sir, nakabukas yung pinto. Oo, kasi hindi siya gagana pagka nakabukas. So, yun nga. Tama sir, buti napansin nyo. Kapag nagbubukas or nakabukas, pag lalo na sa spin dryer, hindi siya gagana. Kapag nag-operate naman siya, kapag bubuksan nyo, ipopost po muna. Post and play ka po dyan. Okay. Kasi pag hindi mo siya pinost at binuksan mo, baka magulo yung program. Mag-i-error siya DE. Yan yung pinaka-error code niya. Sir, air turbo, pwede mo siyang gamitin sa manual spin at saka sa automatic po. Yung ano po. Anong purpose ng air turbo? Air turbo sir, para mas tuyo yung damit. Kasi minsan sa, for example, maulan, konti lang sampayan mo or gusto mo mas mabilis matuyo, gamitin mo si air turbo. Kahit saan program dito sir, pwede mo siyang isabay. For example, sa t-shirt yan. Yung recommended niya dito sir, for example, di natin ano, sabihin natin 9 minutes yung recommended niya dyan, pwede niyang dagdagan pa ng 15 once sinilek mo si air turbo. 9 plus 15. Yes po sir. Kahit sa blanket po, pwede mo isabay yan. Kahit sa jeans po, pwede niyang isabay yan. Ayan, nagpa-plus na siya. Opo. Okay. Ayan siya. Then, eto, meron siya dito sir. Indicator, meron yan eh. Ito, itong dalawa na to. Indicator to sa tab clean. Gaya ng sabi ko kanina, eto, once a month, ginagamit yung Eco Tab Clean. Pero once na nakita nyo, nag-blink or naging blue na rin to, nagsasign na siya na kailangan mo nang gamitin si Eco Tab Clean. Kasi baka mamaya, mas madalas kang naglalaba or mas madumi yung nilalaban mo, i-remind ka na niya na kailangan mo nang gamitin mag-tab clean. Apo. Then, child lock, ang purpose nito for knob control para hindi mabago-bago. Pipress mo lang ng sabay yan, ng 3 to 4 seconds lang po. Iilaw po yan. So, red pala yung magiging kulay niyan. So, ganun po siya. Naka-child lock na siya.
Yung DE, lumalabas siya dahil nga kanina. Nagulo yung ano. Deactivate nyo lang po yan, sir. Okay, ganun din. Start muna, sir, bago mo ito, ha. Pagka mag-activate ka ng ano, i-start mo muna yan, tapos saka mo ito iyan. Kumbaga nag-start na kasi dapat yung cycle niya. Hindi, bago mo gamitin yung child lock. Deactivate mo. Then, ano sir, ang warranty natin dito sir, nakalagay naman 11 years for motor, 1 year parts and labor, home service. May mga covered at hindi covered tayo sa warranty. For example, mabaha. Fluctuation, yung kumikidlat. Pwede kasing masira din yung pinaka-motor nun. Then, ang covered lang po is yung 1 year na factory defect. In case na, ano po, nagkaroon ng... Ito, yung pinaka-ano tawag dito? PCB board niya, sir. PCB panel board. Opo. Home service naman po to. Yun lang naman, sir. Kung ano po. Yung sa bagay ng train hose. Ito kasi, lalo na sa mga tubig natin, hindi natin makita naman kung malinis talaga or walang mga lupa-lupa or buhangin. Ito kasi yung sumasala nun. So, kung sumasala siya, kung hindi natin napapansin, baka maging barado siya. Yan din yung lagay ng tubig, ano? Magkukosyon ang pag-delay ng lagay ng tubig. Okay. In case na 10 minutes niya lang maluload yung tubig, baka umabot pa ng 15 or 20 dahil sa hindi makapasok ng maayos. Check nyo po lagi. Running water lang naman, i-brush mo lang po ng konti. Okay. Ito, okay na to kasi yung pinaka... Yan naman, yung ground niya. Ground niya. Pwede naman hindi na ilagay sa mga metal yan. Hello! Good morning at marami pong salamat pong muli sa pagbisita sa aking channel. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please, please subscribe po tayo. And again, thank you so much. At sana nagustuhan nyo po itong aking binahagi today. Thank you so much and see you again sa aking mga next videos!